And guys, ngayon ituturo ko naman sa inyo kung paano malaman kung yung RAM nyo ay faulty o hindi. Kumbaga, kung may compatible ba siya sa may inyong computer o hindi, o meron siyang part na kumbaga may time na masisira yung ating mga RAM. Okay, try natin. Okay, lalabas kasi yun sa may report ng memory diagnostic natin. Okay, try natin i-type sa start menu natin, memory. Ito, this one. Windows Memory Diagnostic. Click lang natin to guys. And then, yung computer natin dito automatic magre-restart kapag clinic natin to. And then, check the problem next time I start my computer. Okay. Gawin na natin siya ngayon. Ngayon na natin siya restart. Okay. Bali, papatayin ko muna yung ating recording para makita natin. Ayan guys, i-restart na natin. Time stays strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time stays strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Hey guys, mag-automatic restart siya pagkatapos nito mag 100% mag-automatic restart siya. Tapos after noon, test result will be display on again after you log on. Okay, kapag nakapag-login ka na mamaya, lalabas dun yung result nitong test result ng memory diagnostic natin. Ayun guys, lumabas na yung result kalina dito. Kaso hindi pa naka-open yung OBS ko kasi kalina, kaya di ko na-record. Kaya hindi ko siya na-click. So, ang ginawa ko, nag-open lang ako ng event viewer. So, try lang natin yung event viewer. Yan. Open lang natin. Close ko muna itong okay na to. Open lang natin yung event viewer. Tapos, okay, sa system, Windows log, hanapin natin yung system. Tapos, right click nyo lang, then, takyan natin yan. Right click, then, find. Okay. Ngayon, ang ilalagay lang natin dyan, ito, memory diagnostics, dash results, then find next. As you can see, ito siya, oh. Ayan. Okay, so ito siya. As you can see, yung result na yon. Okay, 5:16 PM. So, ayan lang yung katatapos nating diagnostic. Wala siyang na-detect na errors dun sa may memory natin. Okay. Ngayon yan. Kung mapapansin nyo, ngayon yan. Okay, July 5, 2022. Okay, tapos meron pang isa. Ito.
Kasi dalawang test result yun eh. Double click natin, wala rin siyang error. So yun lang guys, para malaman natin kung mayroon bang faulty errors yung ating RAM o yung memory natin. Yun lang natin makikita. Okay, yun lang. Thank you and God bless. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love.